Ang problema mo na dati mo na hiningi ng may pananampalataya sa Diyos. Dati hindi ka nagdududa. Ngayon nagdududa ka na. Bakit? Kasi pinagdududa ka ng Diablo. Dinidiscourage ka ng Diablo upang hindi mo na ituloy yung panalangin, pag-asa at pananampalataya mo. Kung minsan yung paghihintay, nakatutulong yon sa pagtibay ng ating pananampalataya. Sapagkat yun ang mas mahalaga sa Diyos. Kayo lang naman ang nag-alinlangan eh. Bakit? Humahanap agad kayo ng resulta. Pero hindi ibig sabihin walang resulta, walang nangyaring maganda o walang mangyayaring maganda. Kayo po ba ay may ipinagdasal na na problema na sana'y mawala na sana'y masolve na? Negosyo, trabaho, problema sa kalusugan, problema sa pamilya. Yung ipinagdasal nyo ng may pananampalataya na hindi kayo nag-alinlangan talaga na ito'y ibibigay ng Diyos sa inyo dahil para ito sa kabutihan niyo at maging ng mga tao, lalo na yung mga mahalaga sa inyo. Anong nangyari? Sinasabi ko sa inyo, kung hindi ito nawala, mas lalo pang lumala, malamang sa isipin ninyo na hindi dininig ng Diyos kailanman ang panalangin ninyo. Tama po ba ako? Well, para sa inyo ang sermon na ito. Narinig natin sa ating binasang ebanghelyo ang pagsumpa ni Kristo sa puno ng ikos. Sabi niya, wala nang makakakain ng iyong bunga. In other words, malanta ka na sana, mamatay ka na. Kayang gawin yon ng Panginoon sapagkat Diyos siya. Diyos si Jesus, tandaan natin, sa pamamagitan lamang ng kanyang salita, ang lahat ay nangyayari niya. Sabihin lamang niya sa bulag, makakita ka, ito'y nakakakita na. Sa pipit bingi, Ephata, mabuksan, ito'y nakaririnig, nakapagsasalitaan na. Sabihin lamang niya sa patay, bumangon ka, ito'y nabubuhay. Sabihin niya sa demonyo, lumayas ka, ito'y lumalayas na. Sabihin niya, magking sa hangin at dagat, tumahimik ka, at ito'y tumatalima sa kanya. Kaya kung ikukumpara sa lahat ng yan, sisiw lang, puno ng igos, malanta ka, mamatay ka. Ang tanong, anong nangyari? Nalanta ba? I mean, nung una ha, nung immediately sinabi niya, huwag muna po kayong humantong o tumalon dun sa susunod na eksena. Kaya ikinukumpara natin, pag sinabi ni Jesus, mabuhay ka, nabubuhay, ora mismo. Makakita ka, nakakakita, ora mismo. Makalakad ka, nakalalakad, ora mismo. Nang sabihin ni Jesus, sa puno ng igos, namatay ka, malanta ka, malanta ba? Sinabi ba sa Ebanghelyo na mayroong sanga o dahon na nalaglag kahit isa? Parang wala, di ba? Baka nga naisip ng mga alagad, anyari, sumablay siya. Yung puno, madahon pa rin, masigla pa rin, buhay pa rin. Yun ay sa kanilang paningin. Sapagkat ano yung susunod na eksena? Ang puno, namatay na. Nalanta na. So what really happened was, nang sabihin ni Jesus, wala nang makakakain ng iyong bunga. That very moment, ito'y lanta na, ito'y patay na. Ang sasabihin ni St. Mark doon, the tree withered to its roots. Ayun! Kaya pala ang tingin ng mga alagad, buhay pa. Kasi ang nakikita nila, yung nakikita nila. Ang hindi nila nakikita, sa ilalim, ito'y patay na. Wala na. Kailangan lang maghintay ng konti upang ang mga dahon at sanga ay tuluyang malagas na. Kapatid, kung i-relate natin ito sa ating mga problema, sige nga, kailan yung unang beses na nagdasal ka sa Diyos ng may pananampalataya? Lord, sana po gumaling na ako. Lord, sana po maging okay na yung negosyo. Lord, sana po makamit ko na yung katarungang hinihiling ko. Lord, sana po tumino na yung asawa ko. Lord, sana po tumino na yung anak ko. Umayos na ang buhay ko. Kailan yon? Kailan? Hindi mo matandaan, let me guess kung anong dahilan. Ang dahilan ay sapagkat sa nakikita mo, hindi pa rin matino yung asawa ko. Hindi pa rin matino yung anak ko. Sad-sad pa rin yung negosyo ko. May sakit pa rin ako. Kaya hindi mo matandaan kasi yung problema ay iyo pang nararanasan. Pero anong malay mo?
ang nakikita mo dahon na lang, ang nakikita mo sanga na lang, ang hindi mo nakikita yung ugat patay na. Akala mo lang buhay pa, pero sa totoo lang patay na. Pinagmumukha lang ng diablo na buhay pa para ma-disappoint ka, para ma-depress ka, para malungkot ka. Tandaan mo, ang demonyo ay manluloko. Ang pangit pinagaganda niya, ang masama pinabubuti niya. So po pwedeng ang problema mo na dati mo na hiningi ng may pananampalataya sa Diyos. Dati hindi ka nagdududa, ngayon nagdududa ka na. Bakit? Kasi pinagdududa ka ng Diablo. Dinidiscourage ka ng Diablo upang hindi mo na ituloy yung panalangin, pag-asa at pananampalataya mo. Ang mahirap ay yung mawalan tayo ng pag-asa. Pero pagdating natin sa langit, sabihin sa atin ng Panginoon, ano ka ba? Humingi ka sa akin na may pananalig? You did not stay in faith. Ito, pakita ko sa'yo. Tinupad ko yung panalangin mo. Hindi ka naghintay. Kita po ninyo yung mga bulaklak natin. Pasensya na. Wala pa si Valerie yung nagdo-donate. Linggo-linggo, siyang nagpapalit niya. Kung nagsimba kayo last Thursday, last Friday, bagong kabit yan. Masiglang masigla. Magandang maganda. Pero sabi ko, sa isa sa mga naritong kumupuri dun sa halaman, dun sa flowers ay, ganda na. Yes, Father. Tapos, sinudlong ko, patay na yan. Father, buhay na buhay. Ganda. Masigli, makulay. Sabi ko, sinabi ko bang hindi makulay? Sinabi ko ba na hindi masigla? Sinabi ko pa na hindi maganda? Ang sabi ko, patay na. Kasi, hindi na nakakabit yan sa puno niya. Wala na yung pagkakakabit niyan sa pinaka-ugat niya. Patay na. Maghintay ka. Nasaan ba yung sinabihan ko? Ah, yan o, patay na. Diba? Hindi kaya ganito rin ang ipinagdasal mo sa Diyos dati nang may pananampalataya? Kaya lang, kailangan mo lang minsang maghintay. May mga pinagdarasal tayong nandiyan na. Pero tandaan natin, ang Diyos ay Diyos. Tutuparin niya yung hinihintay nating resulta sa panahon niya, sa paraan niya, sapagkat may dahilan siya. Sapagkat lagi ko sinasabi, higit sa hinihingi nating blessing, tayo ang gusto ng Diyos na mapalapit sa Kanya na source of all blessing. Kung minsan yung paghihintay, nakatutulong yon sa pagtibay ng ating pananampalataya. Sapagkat yun ang mas mahalaga sa Diyos. Kung minsan ang ating paghihintay ay nakatutulong para mas mapalapit tayo sa Kanya. And for all you know, we are in a battlefield. May mga tao na ginagamit ng demonyo para ma-delay yung resultang hinihingi natin sa Diyos. At hindi lang ito in the physical realm. Meron ding spiritual realm. Nandiyan ang anghel, dadalin sa atin yung resulta ng ating panalangin. Nandiyan ang mga demonyo, pipigilan nito. We are in a battlefield. Basta ang mahalaga, tinupad niya. Yung resultang hinihingi mo, hintayin mo. Hindi ko alam kung nandito yung pinagdarasal kong mag-asawa sapagkat yung solong anak nila ay nakulong. So may pag-asa naman, makalalabas. Kaya lang, may mga hearing pa. Eh nung nakaraan, medyo na-delay. Pero ang sabi daw ng mga kasamahang preso dun sa anak niya at pati na rin sa kanila, at least po siguradong lalabas yung anak ninyo. Nadi-delay lang, pero sigurado. Eh kami po, hindi namin alam kung kailan. Sana tayo mga Kristiyano ganito. Pag humiling tayo sa Diyos na may pananampalataya, claim it. Hindi natin alam kung paano, pero alam nating magkakatotoo. Maliwanag. Ang sabi ng ating Panginoon sa Ebanghelyo sa kanyang mga alagad, manalig kayo sa Diyos. Kung may pananalig kayo sa Diyos at wala kayong pag-aalilangan, pwede mong sabihin sa bundok na ito. Pag sinabing bundok, kumakatawan niyo yun sa isang bagay na imposible. Mahirap mabunot ang bundok. Pag wala kayong pag-aalilangan, pag sinabi niyo sa bundok na ito, mabunot ka at matanim sa dagat, tumalon sa dagat, mangyayari yun. Gagawin yun ng Diyos para sa inyo sapagkat walang imposible sa Diyos. Basta tandaan ninyo, ito pa sabi niya, anumang hilingin niyo sa panalangin ng may pananalig, manalig kayong natanggap niyo na at matatanggap niyo nga. Ito yung sagot ng Panginoon matapos sabihin sa kanya ni Pedro, Lord, tingnan mo yung puno ng igos na sinumpa mo, patay na. Para bang sa gustong sabihin ng Panginoon, alam ko
Ako pa ba magtataka? Kayo lang naman ang nag-alinlangan eh. Bakit? Humahanap agad kayo ng resulta. Pero hindi ibig sabihin walang resulta, walang nangyaring maganda o walang mangyayaring maganda. Kaya nga kailangan tayong sumampalataya eh. Kasi kung mayroong resulta, kung nandiyan na, kailangan ko ba ng pananampalataya? Hindi na! Pero dun papasok ang ating pananampalataya na kahit wala kang nakikitang resulta, sapagkat ito'y hiniling mo sa Diyos ng may pananampalataya, buong-buo ang iyong pagtitiwala, nananalig ka na mayroong nang nangyayaring maganda. Maghihintay ka na lamang ng may pananalig talaga. Sapagkat kung hindi tayo maghihintay ng may pananalig, ay madidepress tayo, madidisappoint tayo, matatakot tayo. At tandaan po ninyo, iyan ang mga fertilizers na ginagamit ng demonyo sa mga problemang ibinibigay sa atin nito. Kumbagay, sinagot na nga ng Diyos, isinumpa na niya, inalis na niya ang ugat ng iyong problema. Maghihintay ka na lang. Eh dahil sa iyong pagdududa, yung pinatay na niya, yung sinumpa na niya, parang binubuhay mo pa kasi nagdududa ka. Ang sabi ng ating Panginoon, anuman ang hilingin ninyo ng may pananalig, maniwala kayong natanggap nyo na. O isipin nyo, sabi niya, maniwala kayong natanggap nyo na. So ibig sabihin, answered prayer na. Pero ang dugtong niya ay, at matatanggap nyo nga. O, tingnan po niyo yung play of words. Ibig sabihin, kung minsan, kailangan mong maghintay talaga. At yung paghihintay, hindi na yun para sa Diyos kasi para sa Kanya ang problema mo, solved na. Ang paghihintay ay para sa'yo na lang talaga. Ihintayin mo na lang na sabihin ng doktor sa'yo, wala ka ng sakit, cancer-free ka na. Ihintayin mo na lang na sabihin ng tao sa'yo, okay na ang buhay mo, nakakaingit ka. Ihintayin mo na lang na makita mong, hindi na talaga gumagawa ng kabalastugan ng iyong asawa. Ihintayin mo na lamang yung resulta ng panalangin mong noon pa man ay sinagot na niya. So please, when we ask God for something in faith, stay in faith. Do not be deceived by the devil. Do not be discouraged. Sabi nga ng isang linya sa pelikula, akala mo lang wala, pero meron.